Isaiah Thomas, mga idol, ginawa na nga ng team ng Los Angeles Lakers ngayong araw na ito matapos nga yan ng napakagrabing performance niya sa G League team ng Denver Nuggets. 42 points, mga idol, sa first game niya doon. Itong Lakers ay mukhang napansin si IT at ito, isasign nga siya sa 10-day contract. At sakto nga rin niya, mga idol, dahil ang kanilang point guard na si Russell Westbrook ay sumailalim nga sa quarantine sa health and safety protocols ng NBA. Ngayong araw lang din yan, mga idol, sa araw ng pagkuha nila kay Isaiah Thomas, ang kanilang superstar point guard ay mawawala. So dalawang point guard ang wala sa Lakers, si Kendrick na injured at ito naman si Westbrook ngayon. Kaya nga't hindi na rin siguro tayo nagtaka nang kinuha ng Lakers ito si Isaiah Thomas para nga punan yung pagkukulang sa point guard spot na itong team ng Lakers. At kung hindi nyo nga rin alam, mga idol, nung free agency pa ay binabalak na nga kunin ng Lakers itong si IT. Pero hindi ngayon natuloy dahil kinuha nga nila ang point guard ng Miami Heat na si Kendrick Nunn. Pero ngayon nga, mga idol, sigurado na ito, binalita na ni Shams Aranya na itong si Isaiah Thomas ay magsasign dito sa team ng Los Angeles Lakers. At kung curious nga kayo, mga idol, kung ano ba ang pwedeng madala ni Isaiah Thomas dito sa team ng Lakers, ay simple lang naman. Yung ability niya nga na gumawa ng kanyang sariling puntos, yung kanyang scoring, mga idol. Dati nga itong MVP candidate, isang All-NBA player at isang All-Star player, mga idol. At sigurado yan, mga idol, kayang-kaya pa rin ni Isaiah Thomas na mag-provide. Kahit ba maliit na offensive punch lang off the bench para kay ID, ay siguradong masayang-masaya na ang Lakers. Pero meron ngang isang problema, mga idol, sa pagkuha kay ID. Ayun nga, mga idol, ay yung kanyang depensa. Isa nga siyang defensive liability dahil sa kanyang height. Pero kung sisikapin naman, mga idol, at sisipagan nga ni Isaiah Thomas sa depensa, ay siguradong masaya na ang Lakers kahit hindi siya ganun kagalingan pagdating sa depensa. So ano bang masasabi niyo, mga idol, sa move nga ng team ng Lakers na ito? Maganda ba ito or hindi? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion, mga idol. At sa ating panghuling balita na nga, itong si Zion Williamson ay mas tumindi pa ang injury. Nung nakaraan nga ay napaganda na ng balita sa kanya, nag-umpis na nga daw siyang mag-practice at medyo intense na nga yung pag-ensayo niya. Pero ngayon, mga idol, ibinalita nga na sumasakit daw muli ang paa nito ni Zion Williamson, yung injured foot niya, at nakatanggap nga daw siya ng treatment injection para nga daw ma-promote yung pagaling ng kanyang paa. At sinabi, mga idol, 4 to 6 weeks pa na mawawala itong si Zion Williamson. So yan nga, mga idol, ang bad news para sa New Orleans Pelicans at sa kanilang mga fans. Ang kanilang number 1 pick ay mawawala pa ng halos isang buwan mahigit. So yun nga lamang muna din, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!